The Pretending Wife of a Millionaire, Part 4. Hindi alam ni Maria kung kinausap ni Don Oscar si Malene. Dahil nang muli siyang kausapin nito, hindi na arrogante ang attitude at tila mahinahong magsalita. Kumatok si Malene sa kwarto ni Maria at pinapasok niya to. Ano kailangan mo sa akin, Malene? Matabang na bati niya sa babae. Marahil ay ito na ang tamang pagkakataon para mag-usap tayo, Maria. Pero ayaw ko makipag-usap sa'yo, Malene. Frankly, naiinis ako sa'yo at sa pag-uugali mo. Baka kung saan lamang tayo humantong. Kung mananatili ka dito ng matagal, kailangan siguro nating liwanagin ang lahat. Ano-ano ang mga sinabi mo kay David tungkol sa akin? Tumaas ang kilay ni Maria. Anong sasabihin ko? Eh ni hindi ka namin napag-uusapan. Ni hindi ka man lang yata sumasagi sa isipan ng asawa ko. Sagad buto ang pasaring na yon ni Maria at halos napaiyak siya mismo. Dahil ayaw sana niyang makasakit ng damdamin ng iba. Pero nasabi na niya at hindi na niya mababawi pa ito. She had said it in a fit of bad mood. Mainit ang ulo niya at saka na lamang siya hihingi ng paumanhin later on. Pero sa tingin ni Maria, hindi naman gaanong nasaktan sa sinabi niya ang kausap. Para pang ang nakahinga ng maluwag si Malene sa pakiramdam niya. Wala naman talaga kayong dapat pag-usapan tungkol sa akin eh. Bakit nga ba hindi ka pinakasalan ni David sa kabila ng pagkakaroon ninyo ng anak? Sabi ni David, wala sa vocabulary nito ang paglagay sa tahimik. Kaya nga nagtaka ako at kahit si Don Oscar kung bakit nagmamadali itong pakasalan ka. Hindi ba kayo ring dalawa ang may sabi na kailangan itong gamitin ang kabayanihang nagawa ko para sa political campaign? Pero hindi naman mukhang ganun eh. Sa tingin ko eh, may pagtingin talaga si David sa'yo. May pagtingin? Sapat na ba yun para pakasalan ako? Baka naman talagang mahal niya ako. Nagkibit balikat lamang si Malene. Hindi na mahalaga ngayon yun sa akin. Asawa ka ni David. May isang mahalagang bagay na gusto kong pag-usapan natin, Maria. Ano yun? May inilala ang trust fund si David para kay Christopher. Baka nagbago ang isip nito dahil uudyokan mong huwag nang ibigay sa bata. Ganyan ba kasama ang pagtingin mo sa akin? Pera ni David yun. At wala akong pakialam kung ilalagak nito yon sa trust fund ng kahit na sino. Salamat naman kung ganun. Pero dapat ay hindi mo sinasabi ang ganitong mga bagay sa akin, Malene. Paano kung totoo ang hinala mong uudyokan ko si David na huwag ituloy ang trust fund? Bilang isang asawa na naninibugho, alam kong kaya mong gawin yan. Ngunit bilang isang ina, alam mong wala namang kasalanan si Christopher sa mga nangyayari. Hindi dapat ito madamay sa gulo. Tama ka. Hindi dapat na nadadamay ang mga bata. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo na lamang babanggitin kay David na nag-usap tayo tungkol dito. Salamat, Maria. Isang bagay lamang ang hihilingin ko. Ano yun? Huwag mo akong kakausapin kung hindi rin lamang kailangan. Mabigat ang dugo ko sa'yo. Halatang natigagal si Malene sa sinabi niya. Wala pa sigurong nakakapagsabi sa kanya ng ganun. Kung yan ang gusto mo, malamig na sabi nito. Kinagabihan ay umuwi si David. Pagod na pagod ito. Agad nitong niyakap at hinagkan ang asawa. I'm sorry, Maria, na hindi ako nakauwi ng ilang araw. May nangyari sa isang barangay na nasasakupan ko. Nasunugan ng mga tao doon at kinailangan ng mga ito na aming tulong. Biglaan ang pagpunta namin doon. Okay lang. Sana lamang ay nag-text ka para hindi naman ako nag-alala. Hindi ka marahil maniniwala, ngunit sa pagmamadali namin, naiwan ko ang cellphone ko sa opisina. Hindi na kumibo si Maria. Ang baby natin, kumusta na siya? Naroon sa nursery, natutulog. Kasama ang yaya nito. Halika, tingnan natin. Kinarga ni David ang anak nila at matagal nitong nilaro-laro ito sa kabila ng obvious na kapaguran nito. Halatang mahal ng lalaki ang anak nila. If only for this, handang ipikit ni Maria ang kanyang mga mata sa ano pamang kakulangan ni David. Handang maniwala si Maria sa asawa ang magtiwala dito ng lubos. Pero ang bugtong tungkol sa pagkatao ni Christopher ay nakakabahala kay Maria. Dahil kung totoong anak nito ang bata, hindi ito baog. At kung hindi, niluloko siya ng asawa. Pero bakit naman naging desperado si David na panagutan ang anak ng iba sa kagustuhan nitong magkaroon ng instant family na hindi nito kayang likhain? Wika niya sa sarili. Nagsumiksik si Maria ng buong paglalambing sa dibdib ni David ng gabing yun nang matapos silang magtalik. Ako lamang ba talaga ang nakakaalam sa inyong lihim, David? Tanong niya. Bakit? May problema ba?
may mga nakakapansin na kamukhang kamukha mo si Christopher. Yung anak ni Malin, may mga kumakalat na usap-usapan na anak ninyo to. Gusto sana kitang ipagtanggol, pero di ko magawa without betraying your secret na ipinangako kong hindi ko ibubunyag. Huwag mong intindihin naman ito tungkol sa lihim ko. May isa pang nilalang na close sa akin na nakakaalam nito, ang aking mama. Pero hindi ako nito pagkakanulo kahit kanino. Mabait ang mama mo, magkasundo kami. At ang papa? Hindi ako gusto ng papa mo. Si Malin ang gusto nito para sa'yo. Huminga ng malalim si David. Huwag mo na lamang intindihin si Papa Maria. Paano ba napatira dito sa inyo si Malin in the first place? Dati itong tagapag-alaga ni Papa. Nurse ba to? Hindi, nagtapos lang yata ng seminar sa pagiging caregiver. Pero bakit hindi na ito ang nag-aalaga sa papa mo ngayon? Nainis na lamang bigla sa kanya ang papa mula na magkaanak siya. Sino ba ang ama ng anak ni Malin? Hindi ko alam, Maria. Hindi ko kasi ugaling mag-urirat sa personal na mga bagay. At ang bagay na yun ay personal na buhay ni Malin. Halatang nairita si David, kaya tinigilan na ni Maria ang pagtatanong. Pero nagkaroon siya lalo ng mga alinlangan. Bakit umiiwas si David na pag-usapan ang tungkol sa anak ni Malin? Ang naging resulta nito, lalong naging pasaway kay Maria si Malin. Napansin kong hindi kayo nagbabatian ni Malin, Maria. Naisip ni Maria na samantalahin ang pagkakataong ito para alamin ang tunay na hiwagang bumabalot sa anak ni Malin. Palagi po kasi nitong ipinapamukha sa akin na anak ni David si Christopher, anang babae. Na alam kong hindi totoo. Alam po ninyo ang lihim ni David, hindi ba mama? Nasabi nito sa akin na bukod sa akin, kayo ang nakakaalam sa lihim ng asawa ko. Huminga ng malalim ang ginang. Tungkol ba sa incapacity nito na magkaroon ng anak? Ito ba ang tinutukoy mo, Maria? Opo. So, inaamin mo na rin sa akin na hindi anak ni David ang isinilang mong sanggol? Tumangong siya. Pero ang pagpapakasal namin ay pakanapo ni David. Kailangan nito ng pamilya para sa kanyang pagkandidato. Matalik nitong kaibigan ang ama ng anak ko na namatay sa isang aksidente. Napangiti ang matanda at hinawakan ang kamay ni Maria. Hinahangaan ko ang iyong katapatan, Maria. Dahil ang mga inamin mo ay naipagtapat na sa akin ni David bago ka nito alokin ng kasal. Ako lamang ang nakakaalam dito. Alam po ninyo to? Pero tinanggap ninyo ako ng buong pagtitiwala. Alam kong mabait ka at mahal ka ng anak ko. Alam kong mahal mo ang anak ko at matutulungan mo ito sa kanyang mga adhikain sa buhay, Maria. Maraming salamat po. Gusto ko lamang sanang malaman kung sino ang ama ng anak ni Malin. Kasi kamukha ito ni David, ganun ba? Tumangon si Maria na namumula ang mga pisngi. Si Christopher ay anak ni Malin at ni Oscar. Nagkaroon sila ng relasyon nang ako ay pansamantalang humiwalay sa asawa ko. Para hindi ako ma-shock at atakihin sa puso, sinabi ng mag-ama na si David ang ama ni Christopher. Napalunok si Maria. Nung una naniwala ako, pero sa nagdaan ng mga araw at taon, nalaman ko ang totoo. Pero nagawa kong ikubli ang anumang emosyong nararamdaman ko, Maria. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni na Oscar at David na alam ko na ang lahat. Pati si Malin ay walang kaalam-alam na marami akong nalalaman. Halatang masyadong nagdamdam si Doña Matilda. I'm sorry po. May nasaling yata akong sugat sa inyong puso. Ayos lang, iha. Manhid na ako sa ganitong uri ng problema. Habang tumatagal, nagiging kamukha ni Junior ninyo ang kapatid nitong si Christopher. Kaswal na sabi ni Malin nang isang araw na nagkita sila sa hardin. Hindi kapatid ni Junior si Christopher. Tiyuhin nito ito. Sarkastikong sagot niya. Alam ko ang ama ni Christopher ay si Don Oscar, ang papa ni David, at hindi ang asawa ko. Halatang napamaang si Malin sa kanya, pero agad na nakarecover ito. Maaari. Maaari din namang si David. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba alam na ang pwede sa ama, pwede din sa anak? Nagsosyo sila sa'yo? Pinakyaw mo pala mag-ama? At tila pinagmamalaki mo pa to? Anong klaseng babae ka, Malin? Sinira mo na pala talaga ang iyong sarili. Hindi ka naman concerned sa sarili ko eh, kundi sa sarili mo. Hindi mo maamin na hindi ka espesyal para tumigil si David sa pagiging babaero nito.
itinaas ni Maria ang kanyang baba at sinukat ng tingin ang kaharap. Well, at least ako ang iniharap ni David sa altar. Ako ang asawa nitong legal. Lahat ng ibang babae sa buhay nito ngayon ay mananatiling mistress lamang. Halatang nasaktan si Maria. Pero alam mo na ngayon na sa isang iglap, pwedeng mawala sa iyo si David. Anong dahilan at sinasabi mo sa akin to, Malin? Hindi tamang maging napakaganda ng buhay mo habang sa akin ay hindi. Sa muling pagtatalik ninyo ni David, marahil ay maaalala mo na hindi ka nakakatsyak sa pag-ibig nito. Mula ngayon, ay huwag mo na akong kakausapin. Kung ano man ang namagitan sa inyo ni David, ay wala akong pakialam. Pero binabalaan kita. Sa ngayon, huwag kang manghaspa na pakialaman pa ang asawa ko. Dahil may katutunguhan ka. Hindi ako makakapayag na makasalo ang isang napakababang uring babaeng katulad mo. Makapalman ang mukha ni Malin. Pero halatang parang sinampal ito sa sinabi niya rito. Nag-iiyak itong lumayo kay Maria. Pero nagawa pa nitong sirain ng lubos ang pagtitiwala ni Maria kay David. Nasa Davao City ang lalaki nang isagawa ni Maria ang kanyang balak. Dala ang anak at ilang original na mga gamit. Nilisan niya ang hasyenda. Magbubukang liwayway na lamang nang palihim silang umalis na mag-ina at tulog na ang buong hasyenda. Nagpahatid siya sa isang nagdaang tricycle sa terminal ng bus sa bayan. Nang bumalik si David mula sa conference na pinuntahan, wala na ang asawa. Tinanong ng lalaki ang ama nito. Sinabi ni Don Oscar na sinabi ni Malin dito na anak nila si Christopher. Pero alam naman ninyong hindi ko anak si Christopher, Papa. Wika niya at sinuntok ang kamay sa lamesa. Kahit kailan ay hindi ako maaaring magkaanak sa kanya. Kung ganun, kaninong anak ang batang iyan na kamukha mo? Anak ninyo, Papa. Minsan ay nasambit ninyo ito sa inyong kalasingan. Ipinapasa ninyo sa akin dahil natatakot kayong malaman ito ni Mama dahil baka atakihin ito sa puso. David, anong klaseng ama kayo? Singhal niya. Hinarap nito si Malin. Ikaw, babae ka. Huwag na huwag ka makakalapit-lapit sa akin kung ayaw mong ihagis kita palabas dito sa mansyon. Galit na wika ni David bago galit na tinalikuran ang ama nito. Mula nung umalis si Maria ay naging malungkotin si David. Palaging hinahanap-hanap nito si Maria at si Junior. Totoong nung una ay wala siyang pagtingin sa babae at ginamit niya ang Nobya ng nasawing si Joseph sa kanyang personal political motives and ambition. Pero sa pagdaan ng mga araw, he had fallen in love with Maria. He longed for her every night. She had made his nights warm and passionate, and she had given him the child he could never have. Ngunit habang tumatagal, nagkakaroon siya ng inferiority complex sa kaalamang hindi niya mabigyan ng anak si Maria. Kulang ang kanyang pagkalalaki. Kaya in spite of his continued passion for her, naging malamig si David dahil ginusto nitong gawin ito. Inilayo nito ang kalooban sa asawa. At nang gatungan ni Malin ang hindi maayos na pagsasama ng dalawa, bumigay si Maria. Sa pakiramdam niya, ginamit nga lamang siya ni David. Dahil nang maging congressman na ito, nakalimutan na nito ang dating init at paglalambing na ibinibigay nito sa kanyang mag-ina. Hinanap ni Maria ang naging nurse niyang si Ethel nang umalis ito sa Hacienda Alcacid. Sinabi kasi sa kanya ng nurse na pwede siyang lumapit dito kapag nangangailangan ng tulong. Nasa Antipolo ang bahay ni Ethel at doon nagtuloy ang mag-ina. Sinasabi ko na nga ba't hindi gagawa ng matino ang Malin na yun eh? Galit na wika nito. Napaiyak na lamang si Maria ng mga sandaling yun. Masakit para sa kanya na iwan ang kanyang asawa, pero kailangan niyang gawin yun. Mabilis na nagdaan ang mga taon at buwan. Naipon ni Maria ang lahat ng perang ibinigay ni David sa kanya na nagsasama pa sila, at ito ay ibinili ng babae ng malawak na lupain sa Antipolo na ginawa niyang vegetable and flower farm. Ito ang kinabubuhay nilang mag-ina. Dahil napakaganda ng mga bulaklak na galing sa farm niya, maraming naging suking flower shop si Maria sa Maynila. Bumili siya ng second-hand delivery van at siya na mismo ang nagde-deliver ng mga bulaklak sa mga o-order sa kanya. At minsan, may isang malaking gusaling nakatakda for inauguration sa Makati ay kay Maria nag-order ng mga bulaklak ang administrator nito. Sige, di-deliver ko mamayang gabi ang mga bulaklak. Nakangiti na wika ni Maria.
gabi na nang makarating siya sa nasabing gusali and she drove up the driveway to the front door. May nakaparadang sports car along the driveway at napansin ni Maria na may babae at lalaki sa loob nito na naghahalikan. Sa kanyang pagkabigla, pinatay niya ang ilaw ng kanyang van para hindi masinagan ang mga ito. Pero hindi siya kaagad nakapagpreno. Bumangga ang kanyang van sa likuran ng sports car, jolting both the passenger inside. Tingnan mo nga kung sino ang pasaway na driver ng basurang van na yan. Tili ng babaeng kapareha ng lalaki. Bumaba ang lalaki para alamin kung ano ang nangyari. Nang lumapit ito, biglang bumaba si Maria para humingi ng paumanhin. Sorry po, pero hindi ko sinasadyang. Her voice trailed off nang makita ang kausap. Ikaw? Ako nga, Maria. Anong ginagawa mo dito? Magde-deliver ako ng mga bulaklak dito sa building. Nakita kong may nag-ahalikan sa loob ng sports car kaya hindi ko kaagad na ipreno ang aking van. Magkano ba ang damage at babayaran ko? Kitagal kitang hinanap, Maria. Kayo ng anak ko. Ngayong nakita na kita, hindi ka na makakawala sa akin, Maria. Sandali lamang, pero... Narinig nila ang tinig ng babaeng naiwan sa sports car. Hoy! David! Ano ba? Ang tagal mo dyan! Ipapulis mo na kung sino yan! Halika, pasok ka sa van, dali! Halos hilahin ni David si Maria sa loob ng van nito. Tinawag nito ang security guard. Ibaba mo ang mga ito at ibigay mo sa administrator. Sabihin mo ako ang bahala sa bayad. Sumunod ang security guard. Teka muna, David! Bakit ikaw ang kailangan magbayad? Because I own this building, that's why. Now let's go! Akin ang susi nitong van! Tulad ng dati, sumunod na naman si Maria kay David Alcacid. As they drove out of the premises, narinig nila ang pagtili ng babaeng kanina ay hinahalikan ni David sa loob ng sports car. David, napakamanhid mong lalaki ka! Talaga bang ganun ka? Tatakbuhan mo ang isang babae o kahit na sino matapos mo makuha ang gusto mo? Galit na wika ni Maria. Hindi naman, pero kalimutan mo muna yon. We have to talk. He drove towards his bachelor pad. Ayokong pumunta dyan! Dito na lamang tayo sa van mag-usap. Sasama ka sa akin or I will have to carry you hanggang sa taas. Alam na ni Maria na gagawin ito ng lalaki. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod rito. Nakarating sila sa bachelor's pad nito. Ano pa bang kailangan mo sa akin, David? Tapos na ang kampanya. Nakuha mo na ang ambisyon mo. Pauwi mo na ako. Bakit mo basta na lamang akong iniwan, Maria? Ganun na ba ako kawalang halaga sa'yo? Bakit di mo tanungin si Malin? May anak ka pala dito at naniwala ako dahil kamukha mo ang bata. Nagkunwari kang baog para maangkin mo ang anak ni Joseph? Anong klaseng tao ka? Maria! Isa kang manggagamit, David! Nung una, inaamin ko na ganun ang intensyon ko sa inyong mag-ina ng magiging anak mo. But I have fallen really in love with you, sweetheart. Hindi ako naniniwala. Naging malamig ka na bandang huli nang tapos na ang pangangailangan mo sa amin ni Junior. Oo, inaamin ko. Pinilit ko at sinadyang lumayo sa'yo dahil kulang ang aking pagkalalaki. Hindi kita mamigyan ng sarili nating anak. Wala naman sa usapan natin yan noon. I felt so inadequate. Hindi totoo yan. Hindi ka baog. May anak ka kay Malin. Hindi ko anak si Christopher. Kamukha mo to. Dahil kapatid ko to, Maria. Maang na napatingin sa kausap si Maria. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Doña Matilda. Anong sabi mo? Paanong? Si Christopher ay anak ng papa ko at ni Malin. Ipinapasa ng mga ito sa akin ng responsibility dahil sa takot ng papa na kapag nalaman ng mama ang lahat, magkakaroon ng heart failure ito dahil may sakit sa puso ito. Totoo ba ang sinabi mo? Hindi ako nagsisinungaling, Maria. Pwede nating tanungin ito ng harapan sa papa ko. Hindi na kailangan. Pero hindi na ako babalik sa'yo, David. Hindi na kita mahal. Mabilis na inilapit ni David ang labi nito para halikan ang asawa. Para madama ng babae ang tunay nitong damdamin. Walang nagawa si Maria kundi ang magpaubaya. For one last time, she let him take her. Pinadama niya rito ang wagas niyang pagmamahal. Oo, naroon pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Pero tila manhid na ang kanyang puso. Malungkot na tumayo si Maria pagkatapos ng nangyari sa kanila ni David. I have to go. What's the score? Hindi ko alam, pero tila wala na akong maramdaman, David. Pwede ko bang makita si Junior? Sumama ka kung gusto mo. Sumama nga ang asawa sa flower farm sa Antipolo.
Dito nakaramdam ng ganap ng katahimikan ng puso't kaluluwa si David, away from the hassles and politics. Pwede ba akong dumito muna, Maria? Suit yourself. Doon na malagi ang congressman. Tumulong siya sa pagdidilig ng mga bulaklak, sa pag-cultivate at pag-harvest ng mga ito. Pati sa delivery, tumulong siya kay Maria. Siya ang nag-aatid kay Junior sa kung saan nasa kinder na ang bata. I can no longer live happily without both of you, Maria. Sa wakas ay sabi ni David, You have to come back to me kung ayaw mong mabaliw ako. Palibhasa ay mahal naman talaga ni Maria si David. Pumayag siyang bumalik muli sa asawa. Pero dito tayo titira, anang babae. Hindi na ako papayag na bumalik pa sa inyong asyenda. Kung yan ang gusto mo. Ang maliit na bahay na yari sa kahoy na tinitirhan ng kanyang mag-ina ay ipinagibahan ni David and built a mansion in its place para sa kanyang mag-ina. Pagkatapos, binili pa nila ang karatig na lupang for sale at pinalaki nila ang kanilang flower farm. Masaya na siya sa buhay kasama ng kanyang asawa at anak. Kontento siya sa buhay niya ngayon, simple at masaya. Ang mahalaga sa kanya ay hindi na sila muling magkakahiwalay ng kanyang mag-ina. Maging happy ending na kaya ang pagsasabi.